Internet, siya yung tools na gumagamit ngayon for ano nga, 21st generation tayo. So, siya yung important tools natin para maghanap tayo ng assignment, maghanap tayo ng mga articles na kailangan natin sa studies natin. Noong nagsimulang sumibol ang paggamit ng internet, naging mas madali para sa mga tao makipagpalitan ng dialog. Ito ay kung minsan tinatawag na Network of Networks. Nagsimula ito sa bansang Estados Unidos noong 1970s at naging talamak sa publiko noong 1990s. Ito si Kate Allison Frias, 18 taong gulang at kasalukuyang nasa 12th baitang sa Senior High School sa Polytechnic University of the Philippines. Tuwing may mga gawain sa paaralan, madalas laman ang computer shop si Allison. Dito niya tinatapos ang kanyang mga assignments, projects at iba pang mga requirements. Kasi para sa akin mas convenient pag dito ako gumagamit ng magawa ng assignment or homework. Kasi kung makikita niyo dito sa may bahay namin, mahina talaga yung signal ng internet. Kaya mas doon ko talaga prefer na gumawa ng assignment. Tsaka andun din yung package, yung I can have the access for the net, tapos yung access ng print, scan, gano'n. Nandun na lahat. Tsaka yung mga software din, basta update na sila doon para mas madali yung paggawa ko ng assignment. Dito, sa may, banda sa may palengke sa amin, doon siya naka-place. Sinamahan namin si Allison patungo sa computer shop na madalas niyang paggawa ng mga gawain sa paaralan. Laganap man ang paggamit ng internet sa kanilang lugar, palagian pa rin siyang pumupunta sa computer shop upang maka-access sa mas mabilis na internet connection. Umaabot ng 10-15 minutong paglalakad mula sa kanilang bahay upang marating ang nasabing computer shop. Magkano po dito per hour? Per hour namin dito is 15. Actually, estudyante talaga ang pinakamas marami dito.
pa-cost agad. Lalo na pag Sunday, kasi pag Sunday, gawa na lang parang nila yun na mag-homework. Dalawang 5 Mbps na yung install namin sa Valentinembre. Yan kaso, yung bilis niya kasi, pag may araw o okay lang pag umuulan, wala. Bumabago din talaga. Salamat. Ang internet neutrality ay ang konsepto ng pagpapanatili ng tuloy-tuloy na daloy ng data. Ang nais lang ipahiwatig nito ay walang anumang internet service provider ang maaaring mag-block ng kahit anong website. Isa ang Pilipinas sa bilang ng mga bansang hindi pa nagpapatupad ng net neutrality sa mga gumagamit ng internet. Ito ay gumagawa ng malaking agwat sa pagitan ng mga internet users na nagbabayad ng malaki at sa hindi. Sa makatuwid, hindi lahat nabibigyan ng prioridad dahil nagkakaroon ng special treatment. Bakit nga ba hindi ito mabigyan ng paraan ng gobyerno ng Pilipinas? Isa sa patunay ng kawalan ng net neutrality sa ating bansa ay ang mga promo na hatid ng mga internet service provider na naglalaan ng malaking megabytes per second or Mbps para sa mga users na mas malaki ang bayad. Malaking hamon ito sa Pilipinas dahil napagtagumpayan na ng ating mga karatig bansa tulad na lang ng bansang Singapore na ipatupad ang regulasyon ng net neutrality. Posible rin kaya ito sa ating bansa na kung saan ang usapin tungkol sa net neutrality ay hindi pa nabibigyang pansin? Okay.